We are back again, guys. Hold up. Hold up. Etong iPhone na to, binili ko to ng 8,300 pesos plus yung shipping, di ba, 9,000 pesos. Fake na iPhone din to. Yung last na fake na iPhone natin, 4,000 pesos, pag binuksan mo Android, lahat-lahat, nakikita mo talaga yung difference. Sa box, guys, makikita nyo yung difference kagad. Oy, ililinya lang natin sa inyo. Sana hindi mahulog, please lang. Ito yung legit. Ito yung fake, ito din yung fake, pero nasa gitna 8,000. May kita niyo yung logo dito, silver dito yung finish. Tapos dito, dark na dark. Tapos dito, parang blue. I think pagka kinuha ko yung black na iPhone 15, I think magiging black din siya. Pero correct me if I'm wrong, hindi ko kasi alam yun. Kasi yung iPhone 15 Pro ko is kulay white, lagi kaming same ni AJ. I mean, kuha din nila lahat. Paano yung texture lahat sa box. Isa pa guys, para malaman nyo kung paano fake yung iPhone sa box pa lang is dito sa legit, parang nag-yellowish to white na siya. Or baka matagal na kasi yung cellphone na to na-stuck sa power mac. Kung hawakan niyo 4,000 pesos dito, imbose siya, pero hindi ganun ka-imbose. Pero dito sa dalawa, ramdam na ramdam mo. Para talaga siyang legit, okay? Now, sa likod, eto dito madali nyo may-spot dito yung peke sa legit, okay? Dito sa 4,000, kitang-kita nyo naman, wala masyadong nakalista. Pero dito, ang makikita nyo yung difference dito is mas makapal yung fan. Nakita dito maninipis yung sulat. Dito makakapal. Side by side natin para makita nyo. Doon pala makikita na yung difference. Now, buksan na natin siya. Same yung feeling sa pagtanggal. May ganito din. So, wow. Ngayon buksan na natin to. Compare natin sa loob. There you go. Dito sa legit, may spacing sa loob. May spacing siya sa loob. Now, eto. So, dito sa loob ng box guys, wala siyang spacing. Okay, so same siya dito sa peke na isa. Okay, may karton siya dito sa gilid. Pero tingnan natin ha, side by side lahat para makita natin. Mas malaki ito. Itong peking 4,000 pesos, mas malaki siya. Parang 6.8 to 6.9 to. So, pagdating sa charging niya. So, hindi siya USB to Type-C. Type-C to Type-C siya. So, same na same sila. Perfect, perfect copy. Now, pagdating dito sa loob, again, mas makapal yung mga guide dito ng ano, nakikita niyan. May mga ganito sa legit na iPhone. Dito sa fake, eto lang. Okay? Yung nakasulat dito, designed by Apple in California, makikita nyo, mas makapal yung sa fake. So, pagdating sa SIM card tray, guys, mararamdaman nyo, mas makapal yung papel na ginamit dito. Super lambot lang. Pero overall, almost same sila. Kagabi na yung mga peke, guys, man. This 8K pesos fake, ah. Sabi natin, wala kang kalam-alam sa iPhone. First iPhone mo to, man. I'm sure, man, baka mapekean ka. So, makikita nyo, guys, mas malaki talaga yung dito, yung 4,000 pesos. Compare sa Pro Max na 8,000. I think ito yung true to size talaga nito. True to size. And pagdating sa side by side dito guys sa gilid, super identical talaga nito. Okay. Now dito sa 8,000 pesos, nasa left side yung volume button niya. Shortcut. Napipress. Oh my God. So, kopya-kopya. Unlock. Button niya andito. Dito kasi wala yung guhit sa gilid-gilid eh. May guhit din siya guys. Yung guhit niya meron dito. Dito same. Same sa gilid. Same dito. Pagdating sa dynamic island niya, buksan natin para makita natin. Okay. There you go. The iPhone logo. Grabe to guys. Like, identical na identical. Android kaya lalabas dito. Ooh! No way! No way! Okay! May pinagkaiba agad. Nakita ko na ispat ko. Okay. Over here, nakikita ko na ginamit nilang screen, LCD. Okay, dito OLED. I mean, guys, fanatic kasi ako sa gadget. Kitang-kita pa lang sa ano pa lang, display. At saka may oras na agad siya sa gilid. Okay? May oras na agad siya dito, which is yung iPhone, pag di mo pa na-setup, wala siyang kaugas-ugas, di ba? Wala siyang time indicator sa taas. Okay, tanggalin na natin to. Kasi ayoko pa talagang kalikutin yan. Gamitin natin yung iPhone 14
Pro natin. Now, tingnan natin kung may headphone jack sa, ano, sa ilalim. Okay, wala. Walang headphone jack. Identical sila sa baba nito. Pag-press natin yung lock and unlock button. Hindi siya masyadong clicky, pero nagki-click siya. Pag gumamit ka ng iPhone, andun yung satisfaction ng pagpindot. Dito naman, sa fake. Okay, nagkikinig nyo siya. So, yan na guys. Okay. Same na sila. Nasa ano na tayo. So, makita nyo yung difference dito pa lang. So, continue. Continue. Mas makapal yung font na ito. Dito, mas manipis. Welcome to iPhone. Swipe to get started. Kagabi guys. Ito yung pinagkaiba. 4,000 pesos. Mas matipis siya na konti. 8,000 pesos. Legit iPhone. Okay. Grabe. Grabe to guys. Grabe to, man. Tingnan natin kung kagkaan niya. Okay. Kasi pag diniin mo to dito guys, ganyan lalabas, di ba? Ganyan lalabas. Dito din natin. Wala. Wala. So now settings tayo. Ito tayo settings. Oh my god. Man, seryoso? Oh. Man. Ibang klase ito. Display. Okay. Dark tayo. There you go. Mabagal lang siya mag-respond. So almost the same na. There you go. Ayan siyang iPhone. Ngayon lang, malagi siya. Tapos yung dito guys, oh, kung makikita niyo dito, yung bezel niya. Hindi naman ganyan yung sa, ano, masyadong makapal dito sa gilid. Compare mo sa mga legit na iPhone. Man, ito pag linabas mo to, ito kasi pag linabas mo, pwede mo lang ipakita yung likod eh. Yung 4K. Hindi mo pwedeng buksan eh. Buksan mo, nakakahiya eh. Pero ito man, grabe ka na. Oh, woo, okay. So now check natin sa pinakagilid, bam, unlock, lalabas, gilid. Mm. So meron siya noon na dito yung wala. Kasi dito pagka inan hindi nga inagawan pagka dinobble top natin eh. Okay, dito ganyan lang siya ng ganyan. But dito sa 8,000 pesos, pero dito guys, 120 Hz, dito. Ano nga? Ang galing ng pagkagawa eh. Okay, 60 Hz lang siya. 60 Hz lang siya. Now, dito magkakatalo sa mga apps, okay? Pagka ganyan, guys, okay pa eh. I mean, yung TV, Apple, ano TV, dito nakasulat video, dito nakasulat TV, podcast, message, natin yung message, ganyan lalabas. Dito, sa 4K, ganyan lalabas, okay? Pero overall, identical na identical. Mas gusto pa nga yung kulay ng pagka-green neto eh. Nung ano bilog niya kaysa dito sa iPhone mismo. But still, if ako guys ha, if first time nyo magkaka-iPhone and may nagsabi sa inyo, eto bentahan kita iPhone 15 Pro Max for 20,000 pesos min, kumulit ka na sa utak mo. Ganto yung makukuha mo. Okay, ganto yan. Now, check natin yung mga apps. So may X siya agad, which is normally wala yan. Facebook, yes. Yung Facebook mas dark dito, TikTok almost same, YouTube hindi ganyan yung format ni YouTube, ganito yung format ni YouTube. Click natin yung music, music magkaiba. Now, App Store. App Store. Let's open App Store. So pag pinindot mo siya kasi naka-dark mode ako, dapat magda-dark siya. So hindi ko na nakikita yung battery ko dito, yung battery life ko. Dun dito nyo makikita yung mga difference guys ng peke sa tunay na iPhone. Dito na alam natin Play Store yan eh. Tapos check, may nakita akong folder, utilities. May place. Okay, et dito na tayo nagkakaano, nagkakatalo. Okay, dito na tayo nagkakatalo. May Play Store, may PUBG Mobile, Google Compass, okay, Play Store check natin. Okay, so, yun. All right. Now, hindi ko alam kung ano meron sa loob nito. Check natin. Dala nga, check natin sa settings. Settings tayo. About.
okay? Version 17.2, eto 17.2.1 na yung sa akin kasi nag-update na tayo. Sa model name, iPhone 15 Pro Max, design iPhone 15 Pro. May model number, okay, serial number. May warranty pa! May videos, may photos. Check natin yun mamaya. Capacity 1TB. Okay. Try natin yung Face ID. Try natin. Set up Face ID. Ooh, alright. Okay. Finish. May Face ID na tayo. Check natin. Allows. Wala guys. So kailangan mo siyang pindutin yung code dito sa iPhone 4, ano, sa iPhone 14, Face ID, bam, unlock na kagad. So, ganun dito sa 8K, wala. Kailangan mo talaga ilagay yung passcode. Tapos hindi ganyan yung passcode niya eh. May bilog siyang puti sa gilid. 'Di ba? So doon makikita yung ma-difference niya din eh. But still, man, grabe, for 8,000 pesos, pag dala-dala mo to, hindi ito masasabing peke, man. Basta wag na wag mo ito ilalabas yung utilities, yung Play Store. Huli ka, ma, man. Okay, wag mo ilalabas yung may Play Store. Kasi, man, ako sinasabi ko sa'yo, man. Diyan ka mabuli. Pero, overall, download din natin yung dev check. Okay, tingnan natin kung ano yung laman nitong cellphone na to. Dito natin makikita yung lahat eh. I mean, alam na natin na pay, pero ano yung nasa loob nitong cellphone na to? Ano yung processor na gamit? Ilan ba talaga yung RAM? Ilan ba talaga yung ROM? Ilan ba talaga yung storage? Doon natin makikilala si iPhone 15 Pro Max na tag 8,000 pesos. But still guys, grabe. Now try natin yung camera. So dito may lumabas na ganyan. So ibig sabihin Android. Okay. Okay, may times 3 zoom siya. Times 1. Yung 0.5, wala nangyayari sa 0.5. Tingnan nyo. Okay. Pinutin natin yung 0.5. Wala. Pag times 2, 0.5, 1. Same lang sila ng 0.5 sa 1. Alright. Ganyan. Compare natin ha. Compare natin guys ha. Okay, sa picture guys. Okay, tingnan natin. Nakikita nyo naman. 0.5, wala. Diba? 1, 2, 3. May times 3 siya. Ayun yung pinagkaiba. Dito na-operate natin kung ano, pwede natin 4K 60 frame per second. Dito sa peking iPhone 8000 wala kahit ano. Kaya lagi niyong buksan sa harap ng nagtitinda sa inyo. Masana pag di niyo bibilin sa authorized Apple dealership, I mean, buksan niyo. Na-download na natin yung dev check. So dito, di ba sinabi doon, 1TB? Dito naman, ang nakasulat guys, is yung RAM niya is 3GB. Okay. Yung storage niya is 50GB of storage. Okay. Tapos yung OS niya is Samsung Galaxy S8 Plus. Yung battery, tingnan natin yung battery. So yung battery niya is 3,500 mAh battery. 720p, 60Hz. Pero mas maganda yung 60Hz na ito kaysa dito ah. Men, ako, sinasabi ko sa inyo guys, pwede kayong magkamali dito. CPU niya pala guys, is MediaTek MT6753 series. Grabe to guys. So yan, system is Samsung, nasulat Samsung Galaxy S8 Plus. Which is Android 7.0 Nougat. Tapos super init niya na ngayon. Eh, yung init guys, typical iPhone 15. Kopya nila yung init. Ayun! Hindi ka magkakamali dun guys. Okay, kopya nila. Pero nakakamangha. I mean, to be honest, nakakamangha. Pwede ka mabudol nito. Buksan natin yung Safari. And there you go. Ayun yung mga easy way to check. Okay. Kung legit ba siya. Tapos dito nagko-collide lahat eh. Nagko-collide sa gil, sa left side na pinakataas niya nagko-collide lahat. Okay? Nandito yung time, hindi siya nagko-collide. Okay? Pero dito, ganyan guys, so nagko-collide siya sa taas. So nagko-collide siya, which is never nagiging ganyan sa iPhone. Okay? And yung mga small details para malaman niyo na fake yung iPhone. But overall, may nakakatuwa.
So yun guys, sana nagustuhan nyo. Peace!